Good afternoon. Well, nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Panginoon. Yung mga nandun sa likod, ang dami pa hong mga nang upuan dito. So, we will wait on you and we would like to see na we can be comfortable. Magkaroon po tayo ng ating usapang pampamilya bilang magkakapatid. Okay? Yan. Ito po ang ating last message on the book of Habakkuk. At gusto nating makita kung paano ang ating Panginoon ang siyang tutulong sa atin sa panahon na we are having more trials and difficulties. Are you experiencing transformative prayer? Transformative prayer? Ano yun? Narinig natin that prayer changes things. Diba? So the transformative prayer is prayer that changes things. Binabago yung sitwasyon, binabago yung ating pananaw, binabago ang ating pagtugon sa mga nangyayari sa ating buhay. Transformative prayer transports us from the valley of distress to the mountaintop destination. Marahil lang iba sa atin, panahon ng may problema, may alalahanin, niisip natin, ano bang mangyayari, ano bang kinabukasan, ano bang mangyayari, ano bang kahihinatnan ko? At pwedeng discouraged, distressed tayo, but transformative prayer helps us to rise from that situation to that mountaintop and be able to have that prayer and praise. Kaya nga ang ating title dito, Prayer and Praise Even When All Is Not Well. When we pray, it does not immediately transform our situation. Pero ang nangyayari po, it transforms our attitudes and perspective. Nagbabago ang ating damdamin, ang ating unang-una yung ating pananaw, at dahil nagbago ang ating pananaw, magbabago rin ang ating damdamin at pagtugon sa mga pangyayari. Now, what are the effects of transformative prayer? Dito po sa ating pag-aaral ngayon from Habakkuk chapter 3, gusto nating tingnan ang apat na naging benefits and effects, naging results of having transformative prayer. Ito ang naging karanasan ni Habakkuk at gusto kong maging karanasan din ng bawat isa sa atin. Unang-una, transformative prayer enables us to reiterate our petitions to God. Kung natatandaan po natin sa ating pag-aaral ng Habakkuk, nag-umpisa siya sa pagkakaroon ng complaint against God. Ano sinabi niya sa Habakkuk chapter 1 verses 1 to 4? This is the oracle of Habakkuk. O Lord, how long shall I cry for help and you will not hear? Or cry to you violence and you will not save? Why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. So the law is paralyzed and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous so that justice goes perverted. In summary, Panginoon, why do the wicked prosper? Nangyayari ba ito sa ating kapaligiran? Nandun na, sinabi ni Habakkuk, Lord, I am worried. I am discouraged. I am down. Why do the wicked prosper at yung the righteous are suffering? Anong answer ng Panginoon? I will punish them. Oh, talaga? Lord, talaga? You will punish them? In fact, I'm preparing the Chaldeans, the Babylonians. And they are swift and they are harsh and they will bring judgment. Nagkaroon uli ng problema si Habakkuk. Why? His second complaint is, God, you are too holy. Your eyes are too pure to behold evil. Why will you use the wicked to punish? Panginoon, napakabanal mo. Bakit yung mas masama ang gagamitin mo? Parang noong panahon ng Second World War, sabi ni Hitler, dumating siya,
maraming problema, maraming dito sa bansang Germany, marami sa inyo ay walang trabaho. Pag ako ay na-elect niyo, I will give job for everyone. Ganun nga po ang nangyari. After he was elected, he asked everyone to work on the streets. And there was job for everyone. At maganda yung unang pamamalakad niya. Then later on, lumabas yung kanyang wickedness. And yung iba, hindi nga alam yung kanyang ginagawang annihilation of the Jewish people. Parang ganun. God, nung panahon, bakit merong wickedness and namamayagpag ang katiwalian? Sabi, oh, I'm rising up, a dictator. Sabi ni Panginoon, mas problema yan. Ang sagot ng Panginoon, chapter 2, I will also punish them. I will punish the Babylonians. At nagbigay siya noong tinatawag na limang judgment. First, there is the judgment for the Babylonians because they are intimidating, judgment because they are without control, judgment because of their iniquity, judgment because of their indignity, wala po silang talagang dangal, and panghuli, they are judged because of their idolatry. Sabi ng Panginoon, Habakkuk, huwag kang mag-alala. I will judge them. Ang conclusion nun is verse 20, chapter 2 verse 20. Anong sinabi nun sa chapter 2 verse 20? Pagkatapos i-describe yung mga idols, idolatry, in contrast to the idols, sabi niya, verse 19, woe to him who says to a wooden thing, awake, to a silent stone, arise. Can these things, behold, it is overlaid with gold and silver and there's no breath at all in it? Wala. Yung mga idols, walang mangyayari. They have ears, they cannot hear. They have eyes, they cannot see. They have mouth, they cannot speak. Sabi ni Isaiah. Pero verse 20, anong sinabi ng Panginoon? But the Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Nung marinig ng Panginoon, ni Habakkuk ang sinabi ng Panginoon, I am in charge. I am in the temple. Ito ay tumulong kay Habakkuk na mag-isip at anong ginawa niya? Siya ay nanalangin. Kaya pagpasok ng chapter 1, a prayer of Habakkuk. So nandun po, a prayer of Habakkuk the prophet according to Shiginot. Hindi natin may, ano ba yung Shiginot? Ito po ay note kasi naging, yung prayer niya naging psalm, naging song. At para bang kung kakantahin ito, merong di ba the third ikaw ay merong fortissimo, merong ibig sabihin fortissimo, malakas. Yung Shiginot is just like one of those notation. Anong tawag din sa notation? Song dynamic. So, this is the prayer na aawitin natin ng may lakas, may kagalakan. Ano po ba yun? So, nandun yung occasion for him to give his petition before the Lord. What was the basis of his petition? Verse 2. Ang sabi niya, O Lord, I have heard the report of you and your work. O Lord, do I fear? Sabi niya, Panginoon, pag narinig ko at naalala ko yung ginawa mo, and he heard what God has done when the people of Israel came out of Egypt, when they crossed the Red Sea, when they were in the Sinai Peninsula, yung pagpasok ni Joshua in the land of promise, nakita nila yung miracles. Lord, I have heard the report of you. I have heard your mighty work. And therefore, Lord, nandun yung pangkatakot ko at paggalam ko sa iyo. So dahil alam niya yung ginawa ng Panginoon, yun ang naging dahilan upang maging confident siya nga sa pagbigay ng petition. Ano yung elements of his petition? Verse 3. In the midst of the years, revive it. Kung anong ginawa mo noong nakaraan, Panginoon, gawin mo ulit. In the midst of years, make it known, malaman namin ang kapangyarihan mo, malaman namin ang kababalaghan, ang paggawa mo ng kababalaghan, malaman namin ang iyong kapangyarihan. Pero sinabi niya, Lord, as you do it, in wrath, when you give judgment to the Babylonians, when you give judgment to the wicked people, remember mercy. Kasi, pag lumabas na yung wrath ng Panginoon,
bahay, lahat ay tatamaan at may madadamay kahit na innocent. Kaya sabi niya, in wrath, remember mercy. So, nandun yung petition niya sa Panginoon that God, yes, wickedness abounds, but I ask that you will destroy wickedness as you have done in the past. I ask that your mighty works will be seen, your miracles will be seen. But when you do that, do it remembering your people. In wrath, remember mercy. So ano pong gusto nating makita dito? We can confidently bring our petitions to God in prayer. Isa hong pinagpapasalamat natin bilang mga anak ng Diyos, tayo ay pwedeng magbigay ng lahat ng ating kahilingan sa Panginoon. Transformative prayer enables us to bring our petition before God, to reiterate our petition before God. Ano yung inyong mga kahilingan ngayon sa panalangin? Ano yung mga pinagdadaanan nyo sa inyong buhay? Kulang sa pera? May problema sa relasyon, sa pamilya? May mga anak na pasaway? Mga kapatid na hindi tayo magkasundo? May karamdaman? What are those petitions? We can bring all of them before the Lord. Kita niyo itong building project natin ito. Tagal na natin iniintay. Bakit ko pinili ilagay ito? Because this is time for us to make our petition to the Lord. Nagsubmit na ho tayo ng ating building permit application. Kailan na pa ba isinamit? Mag-iisang taon na? Pinuntahan ko na nga po eh. Ang sinabi, ay kasi kailangan isubmit niyo yung lupa, yung title. Sabi ko, hindi naman sa amin yun eh. Ay kung hindi, huwag niyo nang isama. Sige, nag-submit ulit. Hindi sinama yan. Ah, wala kayong parking area. So, babalik na naman. Eh, narinig natin yung ating kapitbahay, People of Grace, magpapatayo. Wala rin parking area. Pero nag-grant. Sabi ko, kailangan ng tuhuri natin ang taga Quezon City Hall. Diba? Amen? Pero ibang tuhod, iluluhod natin sa Panginoon. Tama po ba? Iluluhod natin. Iluluhod natin upang ang Panginoon na ang kumilos sa kanila para ma-approve na ang ating building permit. Pero hindi lamang yung building permit, malaki pa rin konting call lang dito, iluluhod pa rin ho natin sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo na pag iniluhod natin ito sa Panginoon, ipagkakaloob ito? Amen? Transformative prayer enables us to reiterate our petition before God. Ano man ang inyong kahilingan sa Panginoon, financial situation, family situation, merong may karamdaman, merong business na medyo hindi makapick up, or meron na yung mga examination ng estudyante na parang hindi nakapaghahanda, we need to come before God in prayer. Amen. Pangalawa, transformative prayer enables us to realize the presence of God. Sa pananalangin ni Habakkuk, nadama niya na, wow, kausap ko na ang Diyos. Nasa presensya niya ako ng Panginoon. Nung chapter 1, ang pakikipag-usap niya parang telephone conversation. Lord, meron akong complaint. Why do the wicked prosper and the righteous are suffering? Sagot ng Panginoon, okay, here's the answer. I will punish them and I will use the Babylonians. Oh, Lord! Hindi pwede yan. Because the Babylonians are more wicked than us. Bakit siya ang gagamitin mo? The answer ng Panginoon, I will also punish them. In fact, I have 5 judgments to the Babylonians. And then, nung kausap na niya ang chapter 2, talagang very close circuit na. Dati, telephone conversation. Ngayon, parang nag-Skype conversation na sila. Face to face na. Pero pagdating ng chapter 3, hindi lang po close circuit. Nandun na yung tinatawag na face-to-face. Ito yung tinatawag na theophany. Ano ho ba yung theo? Theo is God, phany is the face. Yung face-to-face niyang pakikipag-usap sa Diyos. Sapagkat ngayon, nung siya'y nananalangin, this is the prayer of Habakkuk, pero sa kanyang pananalangin, parang kaharap na ang Diyos. Literally, he is in the face of God. Actually, ganun din ho tayo pag tayo nananalangin.
We come into the very presence of God and we can talk to Him right directly. Ganun ba tayo pag nananalangin? Hindi ho tayo natatransport yung ating spirit para tayo nasa parang astral projection. Mali po yun. Wala tayong ganun. Kundi God, we are in His presence and God is able to talk to us. So prayer brings us to the presence of God. Sabi niya in verse 3, God came from Teman and the Holy One from Mount Paran. His splendor covered the heavens and the earth was full of praise. Tapos biglang sabing, Sela! So, una, sinabi niya, parang yung nangyari nung panahon ng Israel na naglalakad sila sa Sinai Peninsula, during the day, there is the pillar of cloud, the presence of God. In the evening, there's the pillar of fire. Kasi during the day, mainit sa desert, kaya dapat may cloud. During the evening, malamig sa desert, kaya kailangan ng fire. The presence of God was there. So from Teman, the Holy One, from Mount Paran, ito yung lugar ng Mount Sinai. Pero bukod doon, sabi niya, His splendor covered the heavens. Not only the heavens, but the earth was full of praise. Nakita niya ang majesty and kaningningan ng Panginoon. And bigla ho siyang nagsigaw ng Sela. Ano ba yung Sela? Ito po ay pause and meditate. So, para bang pag may kumakanta ka at maganda yung kinanta mo, gusto mo nang namnamin. Yun po yung Sela. Pause and meditate. Because we are in the presence of God. Sinabi niya sa verse 4, His brightness was like the light of rays thrust from His hand, and there He veiled His power. So, dahil kausap niya ang Panginoon, nakita niya ang kaningningan ng mukha ng Panginoon. Katulad ni Moses, in Exodus 34, verse 39, 30, nung ibigay ng Panginoon yung Ten Commandments kay Moses, he was in the mountain. And he was there for 40 days. At dahil kausap niya ang Diyos, nung pagbaba niya, yung mga tao hindi makatingin kay Moses. Kasi nakakasilaw na yung mukha ni Moses. Because yung ningning ng Diyos ay nabahaginan si Moses. Kaya pag nagsasalita si Moses, naglalagay siya ng veil, ng cover. Tapos pagka papasok siya sa presence ng Panginoon, tinatanggal niya. Because ganon yung fellowship niya with God. Yun ang pagka ang isang tao, alam mong nakikipag-usap sa Diyos, makikita mo ang ningning sa kanyang ngiti. Tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang nakikipag-usap kay Lord? Di ba? Pagka tayo nakikipag-usap kay Lord, nandun yung freshness ng ating mukha. Because nandun yung radiance ng Panginoon. And then, Habakkuk saw the majesty of God. Verse 5, before him went pestilence and plague followed his heels. Na dahil nakikita niya ang presence ng Panginoon, that God is able to strike his enemies with pestilence. Ganun hong kapangyarihan ng Panginoon. And then verse 6, sa kanyang pagkita ng majesty of God, he stood and measured the earth, he looked and shook at the nations, then the eternal mountains were scattered. Nakakita na kayo ng bundok na iniskatter? Wow! The everlasting hills sank low. Yung hills na mataas, sank low. His everlasting, his were everlasting ways. God's presence can cause the earth to shake. Pwedeng lumindol sa presence ng Panginoon. And God can cause the mountains to be scattered. Nangyari na po yan sa Pilipinas. Kailan nangyari ito? 1991, Mount Pinatubo eruption. Kung makikita niyo yung dating picture ng Pinatubo, meron doon mataas na bahagi ng bundok. Pero pagkatapos ng 1991, nung pumutok ang Pinatubo, nawala na ho yun, crater na ang nandun, yung tuktok. Dahil yung millions of tons of lahar were scattered. So literally, ganun nga ang nangyari. Na, you know, the eternal mountains were scattered. Everlasting hills sank low. Noong mangyari doon sa Mount Pinatubo eruption. Pero alam niyo po, scientists are saying nakatulong po yung Mount Pinatubo eruption. Dahil na
yung ozone layer natin, natakluban ng some ashes of Mount Pinatubo. Diba? Tapos ngayon, siyempre, nung panahon yon, maraming nasira ang mga bahay sa lahar at pananim sa lahar. Pero ngayon, yung pong maraming ginagamit sa construction materials, lahar po ginagamit. Mas matibay pala yun kaysa doon sa ibang fine sand. So, ibig sabihin, may blessing pa rin pala yung pagputok ng pinatubo. So, as an application here, we must appreciate the presence of God when we pray. Kumusta po tayo pag tayo nananalangin? Nadadama ba natin yung presensya ng Panginoon? Nandun ba yung sense of awe and reverence na tayo, ang kausap natin ay Diyos na buhay, ang makapangyarihang Diyos ang ating kaharap? O ang iba sa atin, pag nananalangin, parang inuutosan lang natin ang Diyos. Bigyan mo naman sa akin yan, Lord. Oh. Lord, bigyan mo ako ng lover or I die. Sabi na ba, mamatay ka na. No, we need to have that sense of awe and reverence. As well as, we need to enjoy the privilege of coming to Him. 2 weeks ago, my wife and I had a good experience. We were inside the Windsor Castle in England. Okay? Last year, nung magpunta kami doon, dinala kami ng aming kaibigan, pupunta daw sa loob ng Windsor Castle dahil doon nakatira si Queen Elizabeth. Official home residence na yun. Kaya lang, nung papasok na kami, ang haba ng pila. Babayad pa ng mahal na ticket. Sabi ko sa kasama ko, huwag na tayong pumunta, haba ng pila. Pero sasabihin ko sa mahal din ang ticket. Sabi ko, anong papasok ka lang doon para magpa-picture? Mahal din ang ticket. Sabi ko, huwag na lang. But this year, we were surprised by the Lord. We were invited for a conference. At alam niyo po ba kung saan ang conference? Inside Windsor Castle. Libre na ang aming ticket. Tapos yung naghatid sa amin na dati ay nagpark ng malayo, tapos naglakad pa kami, tapos hanghaba ng pila. Yung naghatid sa amin, pumasok sa loob. At sabi niya, wow, I'm driving inside the Windsor Castle. At nung gabing yon, Sunday evening, bawal hong kumuha ng picture, pero sumimple ako. Kinunan ko, sabi ko, pag sinabayan ako, I'm taking a picture for my wife. Ito yung worship inside the St. George Cathedral. Diyan ikinasal si Prince Harry at si, sino ba? Meghan. Pero, diyan din, ito yung, sabi ko, hindi naman ito chapel ah. Cathedral to kasi, ang laki. Now, ang ganda ng pakiramdam. We are there. Na ang pumapasok lang ay mga dignitaries at mga royal family. Pero sabi ko, more than this is what we experience when we pray. Right? Because when we pray, we come into the very presence of God. Amen? When we pray, we come face to face with God. Hindi mo na kinakailangang pumili ng mahaba. Hindi mo na kinakailangang magbayad ng mahabang mahal na ticket. Hindi mo na kinakailangang magkaroon pa ng appointment because you can go into the very presence of God. Napakasarap na pakiramdam na when we pray, we see the presence of God. Pangatlong effects ng ating transformative prayer. When we have transformative prayer, it enables us to recognize the power of God in our lives. The power of God. Look at verses 8 to 15. Dinescribe ni Habakkuk yung actions of God. As he was interacting with God, eto sabi niya, eto Panginoon ang nakikita ko sa iyo. First of all, I see your power in nature. Look at verse 8. Ang sabi niya sa verse 8, was your wrath against the rivers, O Lord? Was your anger against the river or your indignation against the sea when you rode your horses and your chariot of salvation? Anong image niyan? Na God has power over the seas, over the rivers. Halimbawa, in Exodus 14, yun ang naalaala niya. When the people of Israel galing sa Egypt, lumaya na sila, pero nang papunta na sila, crossing into the Sinai Peninsula, dagat. Nasa likod nila, hinahabol na sila ng chariots of the army
of Egypt. Sabi ng mga tao, mga 2 million people, Moses, nagsisiyon, bakit mo kami nilang dito? Mamamatay lamang kami dito. At sabi ni Moses, Lord, anong gagawin ko? But he looked up to God. Ano sabi ng Panginoon? Be still and see the salvation of our God. Binawa ni Moses yung kanyang tungkod. Ano nangyari? Nahati ang sea, Red Sea. And the people of Israel walk into the dry land. Wow! That's the power of God. That's how powerful our God is. Sinabi rin po niya, doon sa verse 9, you strip the sheep from your bow, calling many arrows. Muna sinabi niya uli niya, Sela, you split the earth with rivers. Naalala niya yung Joshua chapter 3. Because when Joshua and his people are now going to cross the Jordan River, baha ang Jordan River. Sabi, how can we cross the Jordan River? Ibinaba nila yung Ark of the Covenant. Ano nangyari? Nagkaroon ng dam na pigilan ang Jordan River. Can you imagine that? Wow! Immediately, nagkaroon ng dam. Ganun katagal ipapagawa yung Kaliwa Dam? Mahal-mahal pa. But ito, just the hand of God. The dam was built. And the people of Israel was able to cross. Kapatid, meron ka bang blank wall na hinaharap ngayon sa buhay mo? Meron ka bang problemang hinaharap mo na para bang hindi ka na maka-move forward? Financial problem? Physical problem? Relationship issues? Ano man ang iyong hinaharap ngayon, our powerful God, we can talk to Him and we can see His power at work. If He can split the sea, if He can stop the river, He can provide solution to your problem. Do we say amen? Amen. And then in nature, the sun and moon stood still in their place. In the light of your arrows, they sped at the flash of your glittering spear. Nangyari ba ito? Opo. Because in Joshua chapter 10, when Joshua was pursuing the enemies, Kapos na, magtatakip silim niya. Sabi niya, sun, please stand still, continue on. Ibig sabihin, humaba po ang takip silim. And there was an extra day, another 24 hours. So Joshua was able to fight the enemies. Yung iba sa atin, pinapahaba ang araw dahil hindi na natutulog. Pero hindi po yung hindi natutulog. Because God wants us to sleep. But if God wants to extend yung kinakailangan natin, you know, even extending our day, God could extend, could do that. Ibig pong sabihin, when we come to God in prayer, the power of God is released. Even among the nations. Verse 12 and 13. You marched through the earth on fury. You thrust the nations in anger. You went out for the salvation of your people, for the salvation of your anointed. You crushed the head of the house of the wicked, laying him from bare thigh to the neck. Wow! Nangyari po ba yan? Kaya biglang sinaming sela. Huh? Let's pause. Let's meditate. Nangyari po ba yan? Yes. Nangyari yan when he crushed the nation of Egypt with 10 plagues. Sabi ni Moses kay Pero, let my people go. Sabi ni Pero, no, they are my slaves. They will continue to work. This is the judgment of God. Diba? Una, round 10 eh. 10 rounds eh. Naalala niyo yung 10 rounds na yun? Yung serpent, yung ilog naging tubig, naging dugo, merong mga frogs, merong locust, merong mga niknik, ano pa, ang panghuli, suko na talaga. All the firstborn child, all the firstborn animals died. Sabi ni Pero, my son died. Moses, go! It is the hand of God that is at work. Kung meron kang problema sa iyong kapitbahay na ginugulpi ka, huwag mong gantihan. Isumbo mo kay Lord. Bahala na si Lord. Kung meron kang kaopisina na problema mo,
Huwag mong gantihan. Isumbo mo kay Lord. Bahala na si Lord. Let the Lord do His work. You pierce with His own arrows the head of His warriors, who came like a whirlwind to scatter me, rejoicing as if to deport the poor and secret, in secret. You trampled the sea with your horses, the surging of mighty waters. Ginawa ba ito ng Panginoon? Yes. When He destroyed the chariots of Pharaoh. Diba? Hinabol ni Pharaoh yung mga Egyptians, yung mga Israelites. Nakalampas na ang mga Israelites in the dry land. Tumakbo yung mga horsemen and chariots of Egypt. Anong nangyari? Biglang bumalik ang tubig. Wow! Lunod lahat sila. That's the power of God. Kapatid, huwag kang maghihigante. Ipagpasa Diyos mo. Kasi pag naghigante ka, hihigante, babalikan ka. Di ba? Walang tigil ang higantihan na yan. Kaya nga doon sa ibang lugar, may patayan, walang tigil ang patayan. Pero pag si Lord na ang gumante, delikado sila. Kaya isumbong mo kay Lord. Tama po ba? Hindi mo isumbong kay Tulfo. Isumbong mo kay Lord. Dahil kay Lord, mas powerful siya. And Lord, take care of that. Babylon will be destroyed. And God is saying, all your enemies will be destroyed. So when we ask God to release His power, you know, when we pray, we ask God to release His power. You know who is the most powerful woman in my life? This woman, my mother. She is the most powerful woman in my life because I have seen her prayerful life. Nung kami ay bata pa, pag kami natutulog, magkakatabi kami sa sala, isang malaking kulambo. Alam niyo, sa probinsya, di ba, yung kulambo, kasi ang 50 pag nakatayo. Pero hindi naman kami 50, 12 lang kaming natutulog na magkakatabi. Pero I remember my mother, tulog na kami, pero isa-isa niyang pinapatungan ng kamay ang kaming mga anak. And praying the blessing, praying for protection, praying for good health, praying for care. Pag meron kaming problema, doon I see my mother praying. Ano man sitwasyon, I see my mother praying. And I have seen the power of God release. Ang aking inabot ngayon is because God is at work in my life. And one of that is because my mother has been praying for me. Mga nanay, anong maalala sa inyo ng inyong mga anak? Yung pambubulyaw, yung let it be that they will remember that you are a powerful person, a powerful woman, a powerful father because of your prayer. Amen? When we pray, we release the power of God. It is not us who is that powerful. It is God who is powerful, but God uses our prayer to do that. Now let's go to the fourth and final effect of the transformative prayer. So, ang una, transformative prayer enables us to reiterate our petitions to God. We can come to Him and say our requests. Pangalawa, it enables us to realize the presence of God. We are in the presence of God. We are talking to Him face to face. And then we are able to recognize the power of God. Wow! If God is in control of nature, if God can put down nations, God can take care of our problems, of our situation. And then finally, transformative prayer enables us to reassure us of the protection of God. Reassure us of the protection of God. Anong sinabi niya sa verse 16? I hear and my body trembles. My lips quiver at the sound. Rottenness enters into my bones. My legs tremble beneath me. Nung marinig niya ang lahat ng ito, nanlambot po siya. Nangangatog ang tuhod niya. Naramdaman niyo ba yung minsan yung sobrang makita mo yung power, manifestation of power, wow, nakakapanlambot. Yung may makita kang, nung first time po akong makaranas na magpuputok ng 45 caliber, diyan sa PNP, sinama ko ng isang pulis.
Nagpapunta ko ng 45 caliber. Wow! Sabi ko, ganito pala kalakas ito. Na-imagine ko, pag may ang tao itinamaan ito, patay talaga. Kaya nalambot ang tuhod ko. Because I'm thinking of the power of that gun. Eh, lalo ito. Nakita niyo kapangyarihan ng Diyos. How He can cause Mount Pinatubo to erupt, to spew, you know, millions of tons of ashes around. It's the power of God. How He can part the sea, it's the power of God. How He can stop the river, it's the power of God. God, if You are that powerful, ano ang aking pakiramdam? Kaya ang pakiramdam ni Habakkuk, nalalambot siya. Wow. Pero kahit nalalambot siya, lumakas naman ang loob niya. Yet I will quietly wait for the day of trouble to come upon the people who invade us. Lord, wow. Grabe pala ang power mo. When you invade the people, when you invade, the majesty and the power of God left Habakkuk in awe. And then he almost collapsed from that encounter with God. He was weakened physically by the presence of God. But he was strengthened spiritually. Wow! And he chose to trust God. Mga kapatid, at that point, faith overcame the fear of Habakkuk. Dati, takot na takot siya sa mga pinuno ng bansa na mga tiwali, and the righteous are being persecuted and the wicked are prosperous. Sabi ng Panginoon, I will use the Chaldeans, the Babylonians. Lalo siyang natakot. Sabi niya, Lord, ano mangyayari? But I will also destroy them. Now he saw the power of God. So his fear was transported and become a victorious faith. Kaya nung sinabi niya sa verse 17 and 18, sabay-sabay nating basahin. Though the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive oil fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Paano natin ipaparaphrase ngayon yan? Mawalan man ako ng trabaho, may sakit ang misis ko, ang anak ko ay walang pang tuition, at ako ay walang pamasahe. Lulugmok na lang ako. Ganun ba? Wala man akong pera, may sakit ang misis ko, marami akong problema, sa halip na ako ay malungkot, sa halip na ako ay makumukmok, I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. Sasabihin, nasisiraan ka na ba ng ulo? Walang-wala ka na nga. Ubus nga ang lahat. Problema mo, tapos ganito pa. Well, that is what happens when you have faith. Inner peace is not dependent on outward prosperity. Happiness is not found in circumstances. Yung ating joy, where does that come from? Ito ay dala ng ating intimate and personal relationship with God. So that even in the worst of circumstances, we can have joy. Ano sabi ni Paul sa Philippians, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, 17, 18? 16, rejoice always. Pwede ba yun? Always you will rejoice kahit may problema. Tapos verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you. How can I give thanks? May sakit ang misis ko? Nawalan ako ng trabaho? Nakulong yung kapatid ko? How can I give thanks? Nakapaloob dun sa sandwich ng two verses na yon, pray without ceasing. When you pray, you can rejoice all the time in the midst of the worst circumstances. When you pray, you can give thanks in all circumstances. Why? Because God is in the throne. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. Yun ang nakita ni Habakkuk. The Lord
is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. God is in the throne. He is powerful. He is majestic. And we can be in His presence. Kaya ang sabi niya sa verse 19, God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer. Ano po yung deer? Ang deer, kaya niyang tumakbo ng mabilis. Kaya niyang umakit ng bundok. At kahit na ho, para bang matirik, yung kanyang hoof at saka yung kanyang paa sa likod, yun po ang talagang malakas. Kaya pag natadyakan ka ng deer, baligtad ka. So, He allows me to go into the high places. Though His legs trembled because He had the theophany of God, the same Lord gave Him strength. So from the valley of trials, He was able to climb to the mountaintop of triumph. Why? He had that faith in God. And faith is the victory that overcomes the world. 1 John chapter 5 verse 4. And this is the victory that overcomes the world. Why? Our faith. Because we are a child of God. I use Happy toothpaste. Maganda home product na yan. Pero beyond that, is I know the owner, Cecilio Pedro. Alam niyo po bang 1/3 ng lahat ng kanyang employees ay mga deaf and mute? Dahil meron siyang burden na tulungan yung mga pipi at bingi. Hindi mo naman kailangang malakas ang boses mo habang ikaw ay nagtatrabaho sa paggagawa ng toothpaste, di ba? Pagbabalot, pagpapak. So, 1/3 of his employees are deaf and mute. And he has a farm in Cavinti, Laguna, a school for the deaf. At nandun yung burden niya. Pero, he had that Habakkuk experience. Nawala, kasi ang dati niyang business, nagsusupply siya ng aluminum tube sa Colgate, sa close-up. At dumating ang panahon, di ba, nag-shift sila from aluminum tube to plastic. Nawala na siya ng business. Ang dami niyang stock ng aluminum tube. Sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Wala nang o-order sa akin. And then God told him, you study how to make toothpaste so that you can use those aluminum tube and fill it up with toothpaste. And so he became the local manufacturer of toothpaste. Competing with Colgate, competing with Close Up, competing with international brand. Wow! Happy pa rin ako. Diba? In the midst na nawala na siya ng business, nalugi na siya, pwedeng mag-close down everything, he looked up to God in prayer and God gave him the direction. Kumusta po tayo ngayon? Are we facing that blank wall in our lives? Balikan ko, maaring walang pera, may sakit, may problema sa pamilya, may problema sa kapitbahay, may problema sa trabaho, lahat ng ito, kapatid, if you face that blank wall, though the fig tree does not blossom, there are no olives in the, you know, olives that will fail, and there are no, walang bunga makukuha, I will still rejoice. Why? Prayer expresses our faith in God. So, nakita natin, Habakkuk started with his complaints, but we ended with praise. Dapat ganun din po tayo. If we start with complaint, but we end with praise. God gives triumph over circumstances to those who trust Him. Pakisabi sa katabi mo, meron kang tagumpay. Okay? And your complaints can be transformed into confidence. Your fear can be turned to faith. Kapatid, sabi mo, ang problema mo, kayang-kaya ni Lord. Okay? Mas malakas at mas malaki si Lord kaysa sa problema natin. If you have a big problem, say you have a big God. When you have a great pressure, we say we have a great God. And God will be the one to help us. Bakit po? Prayer changes not our circumstances, but prayer
changes our perspectives and our attitude. Basahin natin yung Philippians 4, 6, and 7. Sabay-sabay. Do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapatid, ba't ka mag-worry when you can pray? When you can talk to God? When you can come into His presence? When you can experience the presence and the power of God to let you overcome the problems, to let you rise above these circumstances, and God will grant you that victory. Meron tayong application questions that you can discuss in your cell group. What are the most challenging problems and concerns that you face today? Pera? Sakit? Relationship? Ano pa man? How do you handle them? Paano binago ng panalangin yung ating pagiging worry to worship? From worry to worship. And what actions will you take so you can have transformative prayer? From worry to worshiping. I want us to stand and we will close by singing this song. Na sa ating pong pag-awit na ito, when I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be. Ano man ang inyong pinagdadaanan, alam ni Lord ang inyong pinagdadaanan. Sige po, tayo po tayo. Ano man ang inyong kalagayan, alam ni Lord ang inyong kinagalagayan. Ano man ang inyong problema, alam ni Lord ang lahat ng ito. Lumapit po tayo sa Kanya at Siya ang handang tumulong sa atin. When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Awitin po natin muli sa atin pong pag-awit. Isipin po natin ano man ang ating alalahanin, ano man ang ating problema. Are you down? Are you discouraged? Nandun po ang ating Panginoon, and He is the one who will help us. I will ask kung pwedeng mas mahinang tugtog, so that ngayon, let's just come into the presence of the Lord. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. The Lord will raise us up. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up
to more than I can be. Darmahin po natin ang Panginoon natin. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Manahimik po tayo sa presensya ng Panginoon. The Lord is in His holy temple. Let all the earth be silent before Him. Ang ating Panginoon is here with us. And He will be the one to raise us up. He will be the one to lift us up. Lord, alam mo po yung aming pinagdadaanan. Alam mo po yung aming mga alalahanin, mga problema, mga pasanin. Thank you that you know them and you are able to raise us up so we can face the mountains, we can climb the mountains, we can walk on stormy seas when we are before a blank wall, when we are facing a situation that is impossible. You, the God of impossibility, is upon us. Help us to enjoy your presence. Help us to come to you in prayer. Help us to express our faith in you that you will never leave us nor forsake us. Salamat po sapagkat meron kaming tagumpay at ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangunguna, ang patuloy naming mararanasan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ating Panginoon. He is the one who will raise us up. God bless you.